So, hindi pa siya updated, guys. Ibig sabihin, pwede pa kayong mag-apply ng SP plus OWP. Pwedeng-pwede pa kasi hindi pa nila sinasara yung rules na yon or yung program na yon. So, hello everyone. Welcome back sa ating vlog. So, in today's video, guys, meron kasing dumating na balita from IRCC and clarify na nila yung previous announcement nila noong January 22 kung paano mag-a-apply yung mga apat na sinabi nila, yung sa attestation tsaka sa International Student Cup, yung sa PGWP ng Masteral, PGWP ng mga private tsaka Open Work Permit. So with this news, nagkaroon ng kaliwanagan kung paano mag-a-apply yung mga policies na yon. So ilalagay ko rin yung link sa description sa baba para masundan nyo later on kung gusto ninyong ma-check yung mismong announcement nila. So basically, merong apat na sections dyan. First is yung CAP and Provincial Attestation Letter. So dito pinag-usapan nila kung sino ba yung kailangan ng provincial attestation letter at sino yung mga hindi na kailangan ng provincial attestation letter. Kasi nga sabi doon sa announcement before, starting January 22, 2024, lahat ng bagong application, gusto kong emphasize, lahat ng bagong applications kailangan na ng provincial attestation letter or tinatawag nilang PAL. So sabi ng IRCC, kapag daw nag-submit ka ng application mo before that announcement, that is 8:30 Eastern Standard Time noong January 22, 2024, kapag nasubmit mo before that, hindi mo na kailangan ng PAL. Pero kapag nasubmit mo after that, at kailangan mo ng PAL. So, ang sabi ng IRCC, lahat daw ng mga applications na na-receive ng walang PAL, unless exempt kayo, ay ibabalik daw po nila. So, pasadahan natin kung sino daw yung mga may kailangan ng PAL. So, una sa lahat, sabi niya dito, most post-secondary study permit applicants. Second, most non-degree granting graduate programs. Ito yung mga postgraduate certificate, postgraduate diploma. So, clarify nila na kahit postgraduate yung kukunin mo, kapag hindi siya masteral or doctoral, kailangan mo pa rin ng PAL. And number 3, anyone else not included in the exception list below. So, ang ibig sabihin lang nito, guys, kapag hindi ka kasama dun sa exception na babanggitin natin ngayon, kailangan mo ng PAL. So, itong mga babanggitin natin, hindi kailangan ng PAL. So, kapag ikaw ay primary or secondary school student, ito yung elementary tsaka high school, hindi kailangan. Kapag masteral or doctoral, hindi mo kailangan ng PAL. Kapag visiting exchange student, hindi mo rin kailangan ng PAL. Kapag in Canada, study permit and work permit holders, including study permit holders applying for an extension, hindi mo na kailangan. So kapag nandito na kayo and gusto nyo lang i-extend yung study permit ninyo, hindi nyo na kailangan ng PAL to do that. So sabi din dito, in Canada, family members of study permit or work permit holders. So ang ibig sabihin naman nito, ito yung mga family members, guys, ng mga student dito sa Canada or yung mga work permit holders dito sa Canada. So for example, yung parent is a work permit holder, and yung anak nila is kailangan mag-aral ng college, so kailangan niya mag-apply ng study permit on his own, hindi na niya kailangan kumuha ng PAL. And lastly, students whose application we received before 8:30 a.m. Eastern Standard Time on January 22, 2024. So yung mga nakapag-apply na hindi nyo na kailangan ng PAL. Pero kapag yung deadline na to nalagpasan ninyo, unfortunately, ibabalik sa inyo yung application ninyo and magsisend kayo ng PAL. So gusto ko lang emphasize, pag hindi nabanggit dun sa list na yon yung program na kukunin ninyo or yung situation ninyo, kailangan ninyo ng PAL. Next na pinag-usapan nila dito is about postgraduate work permit ng mga masteral tsaka doctoral. Kasi di ba napag-usapan natin last time na normally ang length ng program mo will equal to the length of your PGWP. Ngayon kapag 2 years or more yung program, bibigyan ka ng up to 3 years PGWP. So last time binanggit nila na yung mga masteral kahit less than 2 years yung program, bibigyan pa rin ng 3 years PGWP. Pero this time, certain na starting February 15, 2024, yung mga masteral daw na less than 2 years is bibigyan na nila ng 3 years PGWP, given na kailangan ma-meet pa rin nila yung general requirements for a PGWP. So, hindi naman ibig sabihin na, okay, masteral ka, so pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo kasi magkakaroon ka ng 3 years PGWP. Doesn't work like that. So, subject pa rin siya doon sa eligibility criterias ng general. So, for general PGWP eligibility, lahat naman to kailangang ma-meet
dapat graduate ka sa DLI. And next, dapat full-time studies ka or full-time student ka all throughout your program except sa last semester mo. So for example, 2 years yung program mo, yung first 3 semesters, dapat full-time student ka noon. So full-time student means at least 3 courses or 9 units. Depende na yan sa program and depende na rin yan dun sa school kung ano yung considered na full-time study nila. And next, kailangan mo mag-apply ng PGWP within 180 days after your graduation. So ang next na clarify nila dito is yung public-private partnership or yung PPP, or ito yung merong curriculum licensing agreements from a public institution na ituturo ng private institution. Diba, nasabi na natin last time na hindi na sila PGWP eligible. Ngayon, tignan natin kung sino yung mga apektado nito. Sabi niya dito, who is eligible for PGWP after graduating from a public-private partnership program? Kasi kahit public-private partnership yung program mo or yung school mo, pwede ka pa rin maging eligible for PGWP as long as current student ka. Ngayon, balikan lang natin yung last issuance nila or last news nila. Ang sabi nila doon, yung mga mag-i-start ng September 1, 2024 dun sa mga PPP or yung may mga curriculum licensing agreement ang hindi magkakaroon ng PGWP. So lahat ng currently enrolled, pwede pa rin kayo magkaroon ng PGWP. Diniscuss natin yan doon sa last video natin. Lalagay ko na lang yung link sa baba para makita nyo at mapanood nyo kung ano yung pinagkwentuhan natin doon. Ayan, sabi ni IRCC dito, who is not eligible for a PGWP after graduating from a public-private partnership college program? New students enrolling in this type of program will not be eligible for a post-graduation work permit. So yun yung clarify nila about the PPP or yung CLA. And lastly, yung changes to open work permit eligibility for spouses. Ngayon, napagkwentuhan natin last time na in the coming weeks daw, sabi, diba? So hindi pa siya applicable right now. And with this news pa rin, ngayong February 5, ang sabi pa rin dito, in the coming weeks, eligibility for open work permit for spouses and common law partners of international student will be updated. So, hindi pa siya updated, guys. Ibig sabihin, pwede pa kayong mag-apply ng SP plus OWP. Pwedeng-pwede pa kasi hindi pa nila sinasara yung rules na yon or yung program na yon. Ngayon, clarify din ni IRCC na once na mag-take effect itong OWP changes na to, sino-sino na lang daw ba ang pwedeng magkaroon ng OWP? Ang sabi nila dito, eligibility is limited to spouses and common law partners of students in graduate and professional degree granting programs only. So, dalawa na lang yun, guys. Graduate, ibig sabihin ito yung mga masteral or doctoral and professional degree granting programs only. Yung professional degree, nagkaroon tayo ng idea dyan doon sa interview ni Minister Miller. Sabi niya doon is yung mga legal or law at saka medicine. Pero hindi pa natin alam kung anong mga programs specifically yung mga yon. Tapos sabi din dito, once these changes are in effect, spouses and common law partners of international students seeking to extend their existing work permit will continue to be eligible under this stream. So, ibig sabihin, hindi pa rin talaga apektado yung mga currently na nandito na sa Canada. So, lahat ng changes na to mag-a-apply lang sa mga bagong international students. So, for example, para mas malinaw, for example, ako nag-aaral pa ako dito sa Canada and my wife is an open work permit and gusto kong mag-extend ng study permit ko, pwede pa rin mag-extend yung open work permit ko. So, para mas klaro pa ulit, guys, ang sabi niyang IRCC, who will not be eligible for an open work permit? The spouse and common law partners of international students in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible for an open work permit unless they already hold an open work permit under this stream. So, lahat ng bagong international students, irrespective of level of study na undergraduate, na hindi kasama doon sa in-specify nila na master's program, doctoral's program, and professional degree granting programs, ay hindi na pwede yung OWP. So, yun yung latest clarification from IRCC and we are expecting na maglalabas pa sila ng new updates regarding dun sa OWP kasi right now, as of this time, February 5, 2024, wala pang specific date kung kailan mag-take effect itong OWP restrictions. So, it can be next week, it can be next month, who knows. So, as a disclaimer lang, guys, hindi tayo immigration consultant and lahat ng sinishare natin dito is based lamang sa research natin, sa knowledge natin, and sa experience natin. So, if you require
an advice, please contact a licensed immigration consultant. Maglalagay ako ng link sa baba para ma-check nyo kung licensed consultant yung kausap ninyo. So thank you so much for watching, guys. I think that's it for now. And again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused on yung mga goals. Ayun, guys. As always, see you sa next vlog. Bye-bye!